Magandang umaga, mga kapanig! Isang makabulong video na naman ang mapapanood natin ngayon kung saan ay viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong dinalaw di umano ng dating senador at ngayon ay magiging pangulo na ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos ang pontod ng kanyang yumaong na ama na walang iba kundi ang dating Pangulong Ferdinand Edriel Marcos. Ito nga ay matapos ang pinakamakasaysayang halalan kung saan ay siya nga ang nangunguna sa lahat ng tumatakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero bago natin umpisan ang lahat, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ng notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in a future. At yun na nga, mga kapanig, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang pagkatapos di umano ng nasabing pinakamasaysayang halalan ng bansang Pilipinas ay agad na nagtungo ang dating senador at ngayon ay magiging pangulo na ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani kung saan ay kanyang dinalaw ang pontod ng kanyang yumaong na ama at nooy pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Ferdinand Edrilen Marcos. Ayon pa di umano sa marami sa ating mga kababayan ay ang pagdalaw daw di umano na ito ng dating senador na si Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani, particularly sa pontod ng kanyang yumaong na ama, ay isang pagpapatunay lamang na talagang kanya nang tutuparin ang huling habilin ng kanyang yumaong na ama na make the Philippines great again. Dagdag pa di umano ng marami sa ating mga kababayan ay hindi malayong kayang gawin di umano ng dating senador na si Bongbong Marcos na gawing mayaman muli ang bansang Pilipinas, gayong nanalo din ang kanyang katandem na walang iba kundi ang presidential daughter na si Davao City Mayor and Sara Duterte Carpio na talaga namang katulad niya na may totoo at tunay na pagmamahal sa ating mahal na bayan kahit paman na may ilang tao ang hindi gusto na makabalik na naman ang mga Marcos sa Malacanang ay hindi pa rin di umano ito ang magiging dahilan upang maudlot pa ang mga plano ng dating senador na si Bongbong Marcos at ang presidential daughter na si Davao City Mayor and Sara Duterte Carpio na gawing mayamang muli ang bansang Pilipinas dahil gaya ng kanilang ipinangako ay kanilang ipagpapatuloy ang lahat ng mga magaganda proyektong na simulan ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni PRRD na talaga namang nakakatulong mapagsa hanggang ngayon sa marami sa ating mga kababayan at kanila na talagang tuto pa rin ang huling habilin ng dating Ferdinand Edrilen Marcos na make the Philippines great again. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami na sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. At ayon pa kay Chaji at Chakoso, naiyak naman ako. Kung naging proud kami sa'yo, mas proud ang Tatay Apo Lakay dahil ikaw ang nanalo bilang aming ika-17 president. God bless Bongbong Marcos. Hashtag Bongbong Marcos Sara 2022. Hashtag the new leader of generation. This is your destiny, Mr. President. Congratulations, Apo Bongbong Marcos. Top Girl Philippines, congratulations, Mr. President. Proud na proud sa'yo si Apo. A king's time, our ruler rises, of fools like the sun. Of day, Simba the sun will set on my time here and will rise with you as the new king, Mufasa. You're very much welcome, Mr. President.
Kalachu, congratulations po mahal naming Pangulo Bongbong Marcos. Natupad po ang pangarap ng inyong ama para sa inyo. Make our nation great again, Sir President. In the 57th of 19th century, the peace of justice and the blood of love from the blessed land of the Orient Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. The yellow evil holding the 15th fire will born in its nation, having the power of 3 stars will be in favor to the later. Beholding the 16th fire, blessed are you, land of the promise. The first golden sunbeams shine as soon they shall shine from you, and will start his work at the year of the tiger. Its people shall honor and force him to be the savior leader. This is the glory of all glory. The hope of the age is born from the city from the north, Notre Dame. David, the 17th president of the Republic of the Philippines. I'm very proud of you, son. Fim, masayang masaya na po si Apo Fim ngayon. We love you, President Ferdinand Edralin Marcos. Oopo na po sa dati niyong upuan bilang Pangulo si incoming President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you, Father God, na ang loobin mo ang nanaig. Bless, protect, and guide our new leaders, Bongbong Marcos and Sara, winner in our hearts. Congrats, Pops, and congrats to Babe Sandro, Loraline Balagat. Hi, Mr. President. Nandyan po kami last day. Buong pamilya po namin. Congratulations po, mahal naming Pangulo. May simpleng pa-feeding po ako sa mga kabataan namin dito sa Sampaloc for Dasmariñas, Cavite po. Dahil masaya po ako. Dream come true po para sa akin ang pagkapanalo mo. Congratulations po, Mr. President Marcos Minandro Pintokan, sa mga bata at kabataan, pati mga millennials, sa inyong kaalaman sa kasaysayan ng mga nagdaang president sa ating inang bansang Pilipinas. President Ferdinand E. Marcos at President Roa Rodrigo lang ang may tunay na malasakit at pagmamahal sa ating inang bayan at sa mga mamamayan na pilit binubura ng mga dilawan, oligarch at mga makakaliwa na nagpapahirap sa ating bansa. Maswerte tayo dahil ginabayan tayo ng espiritu ng Diyos na iboto natin ang kanilang anak si President Bongbong Marcos at Vice President Sara upang ipagpatuloy ang tunay na kaunlaran ng ating bansa. At tayong mga mamamayan, kaya ipagpatuloy natin din sila, tulungan para makamit natin ang tunay na kaunlaran at kapayapaan sa ating inang bansa. God bless us all. Ang aming lolo po ay sobra ang pagmamahal sa inyong pamilya. Mahal po namin kayong lahat. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kompirmadong natuwa na di umano sila sa naging resulta ng botohan, kung saan ay nanguna nga ang dating senador at ngayon ay magiging pangulo na ng Republika ng Pilipinas, na walang iba kundi si Bongbong Marcos at ang presidential daughter, at ngayon ay magiging vice presidente na ng Republika ng Pilipinas, na walang iba kundi si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio. Banat pa di umano nila ay sa wakas ay matutupad na ang huling habilin ng dating Pangulong Ferdinand Edriel Marcos na make the Philippines great again, at sa wakas ay mag-assurance na ang marami sa ating mga kababayan na talagang may pagpapatuloy na ang lahat ng mga magagandang proyektong na simulan ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni PRRD, na talaga namang hanggang ngayon ay nakakatulong pa rin sa marami sa ating mga kababayan.
dagdag pa di umano nila ay kahit may iilang tao pa rin ang hindi gustong maging pangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos ay hindi di umano ito magiging dahilan para hindi makabalik ang pamilyang Marcos sa Malacañang dahil marami sa ating mga kababayan ngayon ang matagal nang mulat sa katotohanan at alam na nila kung sino talaga ang kanilang dapat na paniwalaan at suportahan at yun ay ang katotohanan na matagal nang ninakaw sa atin ng mga dilawan na halos umabot na sa 30 years panawagan pa ng marami sa ating mga kababayan sa lahat ng mga nanggugulo pa rin dahil hindi matanggap ang resulta ng halalan ay itigil na di umano nila ang kanilang walang makabuluhang ginagawa kasi nga ay hinding-hindi na talaga di umano nila mapipigilan ang pagbalik ng pamilyang Marcos sa Malacañang bagkus ay makiisa na lamang daw ang mga ito sa bagong administrasyon upang sa ganun ay mas maging successful pa ang lahat ng mga gagawing proyekto ng Marcos administration dahil sa bandang huli ay tayo-tayo lang din naman ang makikinabang. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo kung kayo ang tatanungin ano na ang iyong masasabi sa naging balitang ito kung saan ay binisita nga ng dating senador at ngayon ay magiging pangulo na ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani particularly sa Pontod ng kanyang yumaong na ama na si Ferdinand Idrilin Marcos. Comment yun na yan sa baba mga kapanig para iisa-isain ko yung babasahin at huwag nyo rin kalimutang mag-like and of course i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. Maraming salamat.